Magandang umaga po sa lahat ng ating mga manonood. Welcome po muli sa panibagong session ng ating Webfresher Seminar Series na pinangungunahan ng Kolehiyo ng Agrikultura at Taghampang Pagkain, Universidad ng Pilipinas, Los Baños, na may temang Rebooting Agriculture in the New Normal, Aggie Ps Talk, Pangkabuhayan, Pagkain at Pangkabuhayan sa Panahon ng Pandemya. Ako po si Sarah Jane Manaday mula sa National Crop Protection Center at ako po ang inyong moderator sa session na ito. Sa umaga pong ito, amin naman pong ibabahagi sa inyo mula sa grupo ng National Crop Protection Center kasama ng Project Saray ang paggamit ng isang mobile application na ginagamit para sa pagkilala ng mga peste at sakit ng halaman. Ito po ay ang SPIDTECH. At mamaya po ay atin pong maintindihan kung paano ang SPIDTECH ay makakatulong para sa food security ng mamamayang Pilipino na siyang tema ng ating Webfresher Seminar Series na Pagkain at Pangkabuhayan sa Panahon ng Pandemya. Ayan, so kaya't huwag na po natin patagalin dahil alam kong excited na kayo. At sa umaga pong ito ay ang ating speaker ay isang plant pathologist mula sa National Crop Protection Center na kasalukuyang bahagi ng Project Saray Insect Pest and Disease Advisory System. Atin pong i-welcome si Mr. Carl Vincent Gapasin. Maraming salamat, Ma'am Sarah. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. I hope everyone is doing fine amidst this pandemic. So muli po, I am Carl Vincent Gapasin, a plant pathologist from the National Crop Protection Center. Ngayong araw po ay mahinanda po kaming video presentation sa inyo. Sana masagot po nito ang mga katanungan para kung saan nga po ba talaga magagamit ang SPIDTECH. Ano nga ba ang mobile application na SPIDTECH at ano ang iba't ibang pamamaraan sa paggamit ng application na to? Isa pa, paano ba ito nakakatulong talaga sa ating mga magsasaka? So hindi ko na po papatagalin. Let's watch this video. Magandang araw po sa ating lahat. I am Carl Vincent Gapasin, a plant pathologist from the National Crop Protection Center, UPLB. Halina't makinig at matuto sa programang Rebooting Agriculture in the New Normal na may temang Pagkain at Pangkabuhayan sa Panahon ng Pandemya. Ngayong araw, tatalakayin po natin ang isang mobile application na dinedevelop po namin sa National Crop Protection Center under Project Saray. Ito ang Smarter Pest Identification Technology o ang SPIDTECH. Gusto niyo bang manalo ng 100 peso load? Mamimili ang aming team ng 3 lucky winners mula sa mga users na magre-register sa SPIDTECH hanggang matapos ang ating webinar. I-download lamang ang SPIDTECH mula sa Google Play Store at mag-register gamit ang inyong mobile number. Kahit ano pang inihintay ninyo, mag-register na. Last 2018, our team from Insect Pest and Disease Advisory System conducted a seminar in Central Mindanao University or CMU in Bukidnon. CMU is also one of our partner state universities in this project. During the open forum, may isang farmer na nagtanong. Sabi niya, nabubulok daw yung mga tanim niyang coconut sa farm. So the following day, our team visited his farm. And the entomologist in our team assessed that his coconut farm is infested by a certain coconut beetle. The larva of this coconut beetle feeds on the leaf tissues of young coconut shoots. Ito rin ang dahilan kung bakit unti-unting nabubulok at natutuyo ang coconut ni farmer. Who's that Pokemon? Ano kaya ang ating mystery insect? Letter A, rhinoceros beetle. Letter B, brentispa. Letter C, cocolisap. Letter D, palm weaver. Kung alam ninyo ang sagot, please comment down below. Fortunately, this coconut beetle has a natural predator. And this is called earwig. Earwig feeds on the larva of this coconut beetle,
that naturally helps to control its population in the field. Pinakita namin kay farmer ko anong itsura ng earwig. At akala niya ito ang peste na sumisira sa kanyang pananim. Sa tuwing makakita daw sila nito ng earwig sa field, ay pinapatay daw nila ito. Well, in fact, this is the natural predator of the real enemy. And then we realize that there's a gap of information between our crop protection experts and our farmers. It also boosts our compliance to develop this mobile application. Gusto natin gumawa ng isang mobile application na magpo-promote ng crop protection. Gusto natin tulungan ng ating mga stakeholders kung paano ba tamang mag-identify ng iba't ibang peste at sakit ng kanilang halaman. Gusto natin gumawa ng isang platform na accessible, may internet man o wala. At gusto nating tulungan ang ating government units na mag-monitor ng pest and disease sa iba't ibang lugar. Ito ang SPIDTECH. Ang SPIDTECH ay isang Android application sa pag-identify ng insect pests and diseases ng rice, corn, coffee, cacao, banana, sugarcane, coconut, tomato, and soybean. I-download ang SPIDTECH sa inyong mobile devices. Hanapin lamang ang Google Play Store sa inyong Android device. I-search ang SPIDTECH. Click install at hintayin lamang matapos ang download ng application. A few moments later. Click open. I-allow ang mga permissions na nire-request ng application. Mag-sign up sa registration form. Pwede mo nang gamitin ang SPIDTECH. So, onboarding page ng SPIDTECH, mayroon ditong background ng application. Mayroon din ditong basic instruction kung paano gamitin ang application. Sa Terms and Condition page, ipinaliwanag dito kung anong mga data ang kinukuha sa mga users at kung saan ito ginagamit. Ang SPIDTECH ay mayroon ding notifications. Nagbibigay ito ng advisories sa mga users tungkol sa pest and disease infestation.
Ang SPIDTECH ay mayroong tatlong major components. Pest and disease identification. Ang feature na ito ay gumagamit ng machine learning technology upang mag-assist sa pag-identify ng insect pests and disease symptoms ng saray crops gamit ang mobile camera. Pest and disease library. Ito ay compilation ng relevant information tungkol sa iba't ibang insect pests and diseases ng saray crops. Maaari itong gamitin ng mga users saan man sila pumunta, may internet access man o wala. Pest and disease remote monitoring. Nagtatala ang SPIDTECH ng data mula sa users tulad ng images, GPS location at identification results na magagamit sa verification at remote monitoring ng pests and diseases sa iba't ibang lugar. May tatlong paraan sa paggamit ng pest and disease identification feature. Una, picture ng specimen gamit ang mobile camera. I-click lamang ang camera icon sa ibabang bahagi ng application. Pangalawa, mag-upload ng picture sa SPIDTECH. I-click ang Select from Gallery at mamili ng picture na gustong gamitin sa identification. Kung nakapili na ng picture, i-click ang Select Crop. Piliin ang kategori ng identification, ito ba ay picture ng peste o simptomas ng sakit. Piliin din kung saang crop na observe ang insect o symptom ng sakit. Kung nakapili na ng kategori at crop, i-click ang Start Identification. Ano kaya ang ating second mystery insect? Letter A, brown plant hopper. Letter B, rice black bug. Letter C, cutworm. Or letter D, rice bug. Kung alam ninyo ang sagot, please comment down below. Magbibigay ang SPIDTECH ng 3 hanggang 5 suggestion ng identification ng specimen. Maaaring tingnan ang picture sa tabi ng pangalan upang i-confirm ang naging resulta ng identification. I-click ang identification at mag-redirect ito sa library page ng insekto o sakit ng halaman. Maaari ding i-save o i-share ang results ng identification. I-click lamang ang download button sa upper right corner ng screen. Maaari ring tingnan ang buong listahan ng peste o sakit na may kinalaman sa napiling crop sa Pest and Disease Library ng SPIDTECH. Kung sira o malabo ang camera o walang picture na maaaring gamitin sa identification, i-click lang ang Identify Without Image. Piliin ang kategori ng identification. Piliin din ang crop kung saan nakita ang insekto o simptomas ng sakit. Kung ang kategori ng identification ay disease, piliin ang bahagi ng halaman na nakitaan ng simptomas. I-click ang Start Quiz. Suriin ang mga pictures at piliin ang pinakamalapit sa insekto o simptomas ng sakit na na-observe. I-click ang picture at mag-redirect ito sa library page ng insect o disease. Dumako naman tayo sa Pest and Disease Library. Mula sa homepage, i-click lamang ang Pest and Disease Library button sa upper panel ng screen. Mayroon itong 2 bahagi, ang Insect Pest Library at ang Disease Library. Ang listahan ng insekto at sakit ay nakakategorize per crop. I-click lamang ang crop upang makita ang listahan ng peste at sakit sa halaman. Kada item ay magre-redirect sa library page ng bawat insect or disease. Mayroon din itong search feature. I-click lamang ang search icon sa ibabang bahagi ng screen.
Gusto niyo bang manalo ng 100 peso load? Mamimili ang aming team ng tatlong lucky winners mula sa mga users na mag-register sa SPIDTECH hanggang matapos ang ating webinar. I-download lamang ang SPIDTECH mula sa Google Play Store at mag-register gamit ang inyong mobile number. Kahit ano pang inihintay ninyo, mag-register na! Ang SPIDTECH ay isang educational platform na naglalayong mag-promote ng tamang pamamaraan sa pag-identify at pag-manage ng iba't ibang peste at sakit sa halaman. Ang SPIDTECH ng Saray Phase 2 ay nirelease sa Google Play Store noong March 2019. As of July 2020, mayroon ng 4,254 devices na nakapag-install ng SPIDTECH. Out of 2,768 registered users as of July 2020, about 1,419 are farmers, comprising 51% of the total registered users. As of June 2020, mayroon ng 78 provinces na may recorded SPIDTECH users. Inaasahan din na ang SPIDTECH ay makatutulong sa remote monitoring ng insect pests at diseases sa bansa. Nagtatala ito ng data mula sa users tulad ng GPS location kung saan na-identify ang peste o sakit, image data para sa validation ng ating mga eksperto, identification results at timestamp. Narito ang mga GPS points ng identification requests na naitala ng SPIDTECH mula March 2019 hanggang July 2020 para sa rice, corn, coffee at cacao. On behalf of our team from the National Crop Protection Center and our project leader, Mr. Melvin Agbenga, maraming salamat po sa pagdalo ng aming refresher course. Sana po ay marami po kayong natutunan. Hanggang sa susunod pong muli, Smarter Pest Identification for Smarter Crop Protection, SPIDTECH. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Tayo po ay nasa ika-anim na session ng ating Webfresher series, isang programang handog ng College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños, na pinamagatang Rebooting Agriculture in the New Normal, Aggie Ps Talk, Pagkain, Pangkabuhayan sa Panahon ng Pandemya. Ako po si Romnick Latina mula sa Institute of Weed Science, Entomology and Plant Pathology, UPLB, ang inyong host para sa session na ito. Kaya namang napakaraming teknolohiya at kaalaman na ang naibahagi ng programang ito. Ito po ay sinimulan ng isang lecture tungkol sa pag-test ng lupa gamit ng soil test kit technology mula sa Agricultural Systems Institute. Sinundan po ito ng paggamit ng snap hydroponics, isang technology na hindi gumagamit ng lupa, bagkus ay mga recyclable materials, tubig at IPM snap hydroponic solution mula naman from the Institute of Plant Breeding. Sumunod po dito ang landscape at vertical gardening from the Institute of Crop Science. At ang pinakahuling topic ay tungkol naman sa SPIDTECH from the National Crop Protection Center, isang mobile application mula sa Project Saray na kayang kumilala ng iba't ibang sakit at peste ng halaman. Ngayong umaga, ang tatalakayin po natin sa ating webinar ay tungkol naman sa sakit ng mga gulay na sanhi ng viruses. This one is for you. Magandang umaga po sa bawat isang naandito sa webinar. Ang ating team, Pagkain at Pangkabuhayan sa panahon ito ng pandemya. At pagtatanim ng gulay ang ating tugon sa panawagan ito. Napapanahon ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa sakit ng gulayan na sanhi ng virus. Nang dahil sa COVID, sigurado ako na marami na kayong kaalaman tungkol sa virus. At madali na para sa inyo na maintindihan ang pag-uusapan natin ngayon sa webinar. Narito ang mga gusto naming ipaalam sa inyo ngayong umaga. Una, ang epekto ng sakit sa pagugulayan. Ano nga ba ang virus sa halaman at mga katangian nito? Kondisyong magdudulot para magkaroon ng sakit. Pagkilala kung ano ang sanhi ng sakit at anong test ang gagamitin para ma-diagnose ang sakit. Magbibigay ako ng ilang halimbawa ng sakit ng halaman
ng gulay na kalimitan ay problema natin sa gulayan at paano natin pangangalagaan ang pananim. Sa lahat ng pananim, ang gulayan ang pinaka-apektado ng virus disease. Kasama dito ang mga karaniwan nating tinatanim at lalong malaki ang epekto nito sa kamatis, kalabasa, ampalaya, pipino, upo, patola, sili, sitaw, beans at ganun din ang bawang at sibuyas. Kapag na virus ika nga, mababawasan ng yield kaya bababa ang kita. Kalimitan sa kahit anumang gulayan, kagaya ng kamatis, ang ani ay bumababa. Maabot ito ng 20 to 50% depende sa severity ng disease. May panahong malala at may panahong hindi naman. Kung talagang malala ang sakit, kagaya ng taniman na ito, ay halos wala nang maaani sa pananim. Bukod dito, kapag may sakit, tumataas ang cost ng produksyon dahil sa dagdag na gastos na pinambili ng pesticide. Iniiwasan din natin ang sobrang paggamit ng pesticide, lalo na sa gulayan dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan at sa ating kapaligiran. Ngayon, pangkaraniwan ng usap-usapan ang virus disease dahil ito sa COVID-19. Ang sakit ay COVID-19 at sanhi dito ay ang virus na SARS-CoV-2. Ang virus ay may naiibang katangian kumpara sa ibang pathogens. Nagdudulot ito ng sakit sa tao, halaman, at hayop at iba pang mga organismo. Ang virus, kahit ito pa man ay sa tao, sa hayop o sa halaman, ay may pagkakapare-parehong katangian. Ito ay napakaliit pero napaka-infectious. Ang nakikita nyo dito sa slide ay virus ng halaman. Ito ay binubuo na mainly ng nucleic acid. Ang nucleic acid ay pwedeng RNA or DNA. At ang nucleic acid ay nakapaloob sa isang coat protein. Bihira lamang ang virus ng halaman na may lipid envelope or at saka spike protein, kagaya ng SARS-CoV-2. Lahat ng virus ay nangangailangan ng living host at ang host ay dapat suitable para sa virus. Dahil ang host ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng virus para ito ay makapagparami o para makapag-replicate. Ibig sabihin, specific ang sakit. Kalimitan, isang uri lamang ng host ang kayang ma-infect ng virus. Halimbawa, ang virus ng halaman ay hindi nagdudulot ng sakit sa tao at ganun din ang virus ng tao sa halaman. Ngunit ang sakit ng hayop ay pwedeng lumipat sa tao. Tinatawag itong zoonotic diseases, kagaya nga ng SARS-CoV-2. Mahalaga nating malaman ang katangian ito dahil ito ang basihan kung anong test ang pwede nating gamitin para ma-diagnose ang sakit. At ito rin ang basihan na ginagamit natin para malaman kung anong tamang pamamaraan para makontrol ang sakit. Ang iba pang katangian ng virus, ang paglilipat, kung paano ito na ililipat sa halaman, alam na natin na ang virus ay nangangailangan ng host. Ang host ay dapat buhay, at itong virus ay walang kakayanan na makapasok sa cells ng plant. Sa gulayan, karamihan ng virus ay dinadala at inililipat ng mga insekto. Ito yung mga piercing and sucking insects or ito yung maninipsip na insekto kagaya ng aphids, whiteflies, leafhoppers, thrips at iba pa. Kapag kumain ang insekto, ginagamit nito ang kanyang stylet sa panginginain ito sa kung mataon na may sakit ang halaman, nakukuha nito ang virus at maililipat niya sa ibang halaman. Ang virus ay hindi pwedeng mabilis ma-acquire at kaagad ding nawawala pagkatapos manginain ang insekto sa may sakit na halaman at tinatawag itong non-persistent. May virus naman na mas matagal ma-acquire or makuha at hindi ito kaagad nawawala. Minsan, tumatagal ng ilang oras, ilang araw, o minsan linggo. At ng iba pa nga ay habang buhay nang dala ang virus. Ito ay tinatawag na persistent. Ibig sabihin ito,
kahit minsan lang ma-acquire ang virus, ang insect na ito ay may kakayahang maglipat ng virus sa ibang halaman, kahit hindi na ito kumain pa muli sa may sakit na halaman. Ang pananim na gulay ay karamihan ay itinatanim mula sa buto at ang virus ay maaaring madala dito. May mga virus na mga seed transmitted. Karamihan ng pananim natin ay hindi naman seed transmitted. Ang ilang virus ay naililipat din sa pamamagitan ng vegetative propagation. Ito yung mga halaman na itinatanim kagaya ng bawang, sibuyas na tinatanim sila by vegetative propagation. Kung gumamit tayo ng infected na pananim, sigurado na infected na yung ating yung mga halaman. Ang virus ay naililipat din by mechanical contact. Subalit sa field, ang pinaka-efficient na paraan ng pagkalat ng virus ay sa pamamagitan ng insect o paglilipat ng insect vector at sa pamamagitan ng din ng paglilipat through the seeds. Sa symptom naman, naiiba ang symptoms ng virus disease. Karaniwan, ito ay panliliit ng buong halaman gaya ng pamamanda, panliit ng dahon at iba pang bahagi ng halaman kagaya ng stem. Ang isa pang sintomas ay discolorasyon o pagbabago ng kulay, karaniwan ay paninilaw. O kung karamihan din ay batik-batik na paninilaw o minsan ay berdeng paninilaw. Pagbabago ng hugis, kagaya ng curling o pangungulot. O parang nagiging gusot ang dahon o tinatawag itong crinkling. At meron pang mga ibang abnormality, kagaya ng pag-iiba ng anyo or itsura ng dahon, merong dahon na nag-aanyong parang plastic. So, sa isang susceptible variety, ang simptomas ng sakit ay kalimitang lumalabas 5 o 7 araw bago mula ma-expose or magkaroon ng inoculation. Minsan, mas matagal depende sa dami ng virus na nadala ng insekto o depende rin sa dami ng insekto na nagdala ng virus. Depende rin ito sa panahon kung kailan nagkasakit ang halaman. Mas malala ang sakit kapag ang halaman ay na-infect habang mas bata pa siya. Kapag maedad na, magkasakit ang halaman, hindi na masyadong nagiging malala ang sakit. So, napaka-favorable ang kondisyon sa gulayan para magkasakit. Bakit nga ba? Una, halos lahat ng pananim na gulay ay highly susceptible sa sakit na virus. Ang gulayan ay nagsisilbing tirahan at pinangangainan ng maraming insekto. At ang insekto dito sa gulayan ay mabilis magpadami. At ito may mga may kakayahang magpalipat-lipat sa field. Kaya nga ang insect transmission ang pinaka-efficient na paraan ng pagkalat ng virus disease. Kapag mataas ang dami ng insekto, malamang na magiging malala ang sakit. Ang tuloy-tuloy na pagtatanim ng kaparehong klase ng gulay o continuous cropping ay nagpaparami rin ng insect vector. Pero minsan kahit hindi continuous ang cropping, kahit walang tanim, dumadami rin ang insect vector dahil ang mga ito ay lumilipat sa alternate host. Itong alternate host na ito ay pwedeng pananim na gulay o ibang halaman o pwede rin naman silang mga damo sa bukid. Itong mga alternate host na ito ay maaaring ma-infect at nagsisilbi silang reservoir host ng virus. At ito ang pagmumula ng sakit sa susunod na taniman. Mga paraan ng pagkilala o diagnosis. Una, pagkilala sa symptom. Madaling makilala ang symptom ng sakit dulot ng virus. Ang ating palatandaan, una, pangkalahatang pagbabago ng anyo, panliliit ng buong halaman o parte ng halaman, karaniwan ay pamamanda,
pag-iiba ng kulay at pangkaraniwan ay paninilaw, pagbabago ng hugis o deformation. Pero ating tandaan na mayroong ibang dahilan na nagdudulot ng kaparehong simptom. Pwede rin nating tingnan ang pagkalat ng sakit ng halaman sa field. Kung ito ay walang pattern o kalat-kalat, indikasyon ito na ito ay virus disease. Masasabi din natin ang virus kung may makikitang insect vector. Pero tandaan din natin na ang ibang insect vector ay hindi palagi ang makikita sa halaman. Isa pang paraan ng pagkilala ay sa pamamagitan ng testing. Dalawang uri ng test ang kalimitang ginagamit. Una, ang serological test. Pangkaraniwang ginagamit ay ELISA o enzyme-linked immunosorbent assay. Naririnig nyo na siguro ito. Pwede rin itong gamitin pang test ng para sa COVID-19. Kalimitan, ang hinahanap dito ay ang presence ng viral coat protein sa sample para masabing positive ang sakit. Molecular test, ito naman ang hinahanap dito ay ang presence ng nucleic acid. PCR or polymerase chain reaction ang ginagamit na test dito kapag kapag DNA ang genetic material ng virus. RT-PCR naman kung RNA ang genetic material kagaya nga ng SARS-CoV-2. Sa PCR or RT-PCR, pinaparami nito ang nucleic acid sa sample. Kaya nga ito ay napaka-sensitive na test. Bakit nga ba napakahirap makontrol ang virus disease? Una, kapag nagkasakit ang halaman, hindi na mawawala ang sakit. Ang halaman ay walang kakayanang mag-produce ng antibodies para labanan ang sakit. Ito ang kaibahan ng virus sa halaman at sa tao. Wala ring mga antiviral agents o gamot na pipigil ng sakit kapag naandyan na o nagkasakit na ang halaman. At limited ang pananim na may resistance sa sakit. Ito yung hindi na talaga magkakasakit. Kaya minsan kailangan mag-genetic engineer ng halaman para makaproduce ng mga resistant variety. Pangangalaga sa pananim. Ang pinakamabisang paraan talaga para labanan ang sakit ng virus ay ang pagtatanim ng resistant variety para iwas sa sakit. Ngunit, kagaya ng nasabi natin kanina, hindi napakarami na variety na may ganitong katangian. Sa ngayon, may variety na tinatawag na tolerant. Ang tolerant variety ay nagkakasakit din. Pero hindi ito masyadong malala. Nakakapamunga, pero hindi kasing dami kung walang sakit ang halaman. Kalimitan, talagang hindi maiiwasang magkasakit. Pero may mga paraan naman para hindi ito maging malala. Una, sa pananim, gumamit ng tolerant variety. At meron ng mga variety na commercially available. Gumamit ng clean planting materials, ibig sabihin virus-free, clean seeds, healthy seedlings, or pwede rin mga tissue culture plantlets. Sa pagtatanim naman, pwedeng ang early planting or maagang pagtatanim. Ito ay para maiwasan ng panahon na marami na ang insect vector. Pwede rin i-control ang pagdami ng insect vector. At mahalaga na mapanatiling malinis ang taniman. Bago magtanim, mahalaga rin pangalagaan or linisin ang taniman para alisin yung mga alternate host na pinagbahaya ng virus o kaya ng insect vector. Ang mga sakit na ito ay ilang halimbawa na karaniwang problema natin sa gulayan. Halos lahat ng mga sakit na babanggitin natin dito ay kalat na sa mga gulayan. Ang una ay tomato leaf curl o kulot. Ang simptomas nito ay ang tabihan ng dahon ay bumibilong pataas o kaya ay pababa, kaya nga ito tinatawag na kulot. Namamanda, nanlalagas ang bulaklak at hindi na makatuloy ng pamumunga. Sanhi nito ay bigomovirus na tinatawag na tomato leaf curl Philippines virus. Dinadala ito ng whiteflies at persistent ang transmission. Kaya matagal mawala ang virus sa insekto. Pangangalaga,
gumamit ng tolerant variety, siguraduhin virus-free ang pananim. Maganda rin ang practicing ang crop rotation, lalo na kung naging malala ang sakit noong nakaraang taniman. Ang kulot ay meron din sa kalabasa, tinatawag nating squash leaf curl. Ang sanhi nito ay bigomovirus din, kamag-anak nung bigomovirus na sanhi ng tomato leaf curl. Kaya sa pangangalaga ng sakit na ito, kapareho rin ang gagawin, kamukha ng sa tomato leaf curl. Meron ding sakit na dulot ng bigomovirus sa beans. Ito yung bean golden mosaic. Sanhi ay bean golden mosaic virus, linadala rin ito ng white flies. Ganun din sa beans, merong sakit na bean golden mosaic virus, ito ay sanhi ng ibang virus. At ito ay nililipat ng aphids. Kalimitan, sa beans, ang infection ay sama-sama. Sa isang halaman, hindi lang iisang virus ang nag-i-infect. Maraming pagkakataon na maraming virus or mahigit sa isa ang nag-i-infect sa halaman. Ang sakit na ito ay tinatawag na ampalayan na mamarako. At ang symptom nito ay paninilaw, pangangapal ng dahon at paglaon ay parang nagiging plastic ang hitsura ng dahon. Pero ang matinding sintomas ng sakit na ito ay ang pagsulpot ng mas maraming bulaklak na male flowers o mga lalaki. Kaya nga ito ay tinatawag na namamarako. Dahil dito, hindi masyadong makapamunga ang halaman. Paraan ng pangangalaga, gumamit ng tolerant variety, clean seeds or clean planting materials, dapat ay virus-free. Kung mag-a-apply ng insecticide para sa insekto or insect vector, hindi ito magiging epektibo sa pagkontrol ng sakit. Ito nga palang ampalaya na mamarako or yung virus na nagsanhi ng ampalaya na mamarako ay tinatawag na cucurbit aphid-borne yellows virus. At ito ay dinadala ng aphids in a non-persistent manner. Sumunod ang cucumber mosaic, sanhi ng cucumber mosaic virus. Sakit ito ng maraming gulay. Kasama ang pipino, upo, kalabasa, meron din sa kamatis at marami pang gulay. Ang virus na ito ay dinadala ng aphids at ito rin ay mechanically transmitted. At isa pa, seed transmitted itong virus na ito. Kaya nga may kahirapang makontrol ang sakit na ito. Ito ring virus na ito ay namamahay sa ibang maraming alternate host kagaya ng weeds. Hindi epektibo dito ang paggamit ng insecticide para kontrolin na pangkontrol ng insekto, hindi nito makokontrol ang sakit na cucumber mosaic. Sa sili naman, karaniwan ang chili venal mottle. At sanhi ito ng chili venal mottle virus. Karaniwan, ito ay mixed infection kasama ang cucumber mosaic virus at pareho itong dinadala ng aphids. Pangangalaga, gumamit ng tolerant varieties at ganun ulit, ito ay dinadala ng aphids, non-persistent ang transmission, kaya hindi epektibo ang pagkontrol ng aphids gamit ng insecticide para makontrol ang sakit. Sa bawang naman, maraming sakit na sanhi ng virus. Ang pinakakaraniwan ay ang onion yellow dwarf. Dinadala ito ng aphids at sa pamamagitan ng paggamit ng mga may sakit na pananim. Kagaya ng nasabi natin, itong bawang at sibuyas ay kalimitang itinatanim through vegetative propagation. Pangangalaga sa tanim, mahalagang gumamit ng virus-free planting materials or seedling. Pwedeng makuha ito sa pananim na galing sa tissue culture. Hindi epektibo ang pagkontrol ng aphids gamit ng insecticide.
hindi ito magiging paraan para makontrol ang sakit na ito sa garlic and onions. Itong sakit na ito ay naiiba. Ito ay sakit sa ampalaya na tinatawag na little leaf. Mapanira din ito at pangkaraniwang inaatake ang ampalaya, patola at iba pang gulay, lalo na yung mga cucurbits. Hindi ito sanhi ng virus, ito ay sanhi ng isang infectious agent na tinatawag na phytoplasma. Kalimitan, itong sakit na ito ay tinatawag na virus-like disease. Bakit? Dahil ang kanyang sintomas ay nakakapareho ng sintomas ng virus disease at ito rin ay nadadala ng insect. Itong phytoplasma ay transmitted din ng mga insect vector. Karamihan ay yung mga leafhoppers. Marami pa pong mga sakit na naninira sa ating gulayan at kulang ang oras natin para matalakay ngayon sa webinar. Itong mga nakalista rito ay posibleng mga sakit ng virus na hindi pa natin, wala pa tayong report ng mga ganitong sakit or posibleng andyan na pero hindi pa natin natetest ang mga halaman kung meron na nga ba tayong mga sakit na ito. So, posibleng may kulot sa talong, sa okra, sa sili. Sa okra, pwedeng may yellow vein mosaic at meron din na mga indikasyon na meron na tayong mga ibang sakit sa ampalaya, sanhi naman ng iba pang virus. Meron din posible yung mga sakit sa lettuce at meron pang ibang mga phytoplasma diseases, hindi lang sa ampalaya. Marami nakikita rin it sa beans, sa squash at iba pang mga cucurbits, pwede rin sa kamatis. Meron din tayong mga sakit na tinatawag na viroids. Itong viroids ay mas related sa virus. Ito ay isang infectious agent na napakaliit. Ang kaibahan nito sa virus ay ito ay walang coat protein. Pero napaka-infectious ng viroids at nagdudulot din ng malalang sakit sa gulayan. So, ngayon, yan na lang po ang ating matatalakay sa webinar na ito. Sana po ay marami kayong natutuhang kaalaman, mga bagong kaalaman. Kami po sa UPLB ay patuloy na nagsasaliksik para makatuklas ng marami pang kaalaman at para malaman natin kung ano pa ang mga mabisang paraan para mapangalagaan ating pananim sa mga sakit na sanhi ng virus. So sa aking pagtatapos, tandaan natin, nakakayanin natin ang masaganang ani sa gulayan kapag po sapat ang ating kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pakikilaho. Magandang umaga po and welcome sa ikapitong session ng CAPS webinar series, Aggie Ps Talk, Pagkain at Pangkabuhayan sa Panahon ng Pandemya. So ang session po natin today, ang topic natin is when and how to harvest your crops. Again, welcome po sa ating mga participants na nag-register via Zoom and also sa ating mga viewers sa live broadcast via YouTube and Facebook. So for our participants via Zoom, I will be reading the house rules for this webinar. All participants are requested to turn off their microphones, but please turn on your web cameras during the session. Participants are encouraged to use the Q&A box for Zoom participants and YouTube and FB live comment section for questions and clarifications. This will be entertained after the talk during the Q&A portion. For follow-up questions po ng ating participants, pwede nyo pong gamitin yung raise hand function sa baba po ng ating Zoom. And please answer also, don't forget to answer the post-test questions. So, kailangan po nating maipasa yung post-test natin. Meron po tayong tatlong
attempts, pwede tayong mag-try ng tatlo. And for review, lectures will be available on YouTube 7 days after this webinar. So after the duration, it will be taken down. Only those participants who completed and submitted the evaluation form will be given a certificate of attendance for the session. Participants who will complete the 12-session course will receive a course completion certificate. And sa pagtatapos po ng seminar natin, ipa-flash po namin on screen ang link ng evaluation form. So just a short background po about this webinar. Ito po ay parte ng extension service ng UPLB College of Agriculture and Food Science or CAFS sa pamumuno ng kasalukuyang dean ng kolehiyo, si Dr. Elpidio M. Agbisit Jr. And also through the combined efforts of the Extension Committee of the College of Agriculture and Food Science at ng Post-Harvest Horticulture Training and Research Center or PHTRC. Ang kasalukuyan pong chair ng CAFS Extension Committee ay si Dr. Barbara Kawili and ang chair naman ng PHTRC Extension Committee ay si Dr. Matilde Maunahan. And of course po, ang host ng session today, ang Post-Harvest Horticulture Training and Research Center ng UPLB sa pamumuno ng aming bagong direktor ng center, Dr. Dormita Del Carmen. Short info lang din po about sa center. Ang PHTRC po ay isa sa mga research centers ng UPLB College of Agriculture and Food Science. At ang focus po ng center ay ang pagpapanatili ng pagiging sariwa ng mga perishable crops katulad po ng gulay, prutas, mga fresh cuts, herbs, cut flowers, at iba pa. Goal po ng center ang makapag-contribute sa reduction ng food waste and food loss sa pamamagitan po ng research, development ng mga technologies, extension, at saka support to instruction. At ngayon po, as part ng college and ng center's extension, ibabahagi po namin sa inyo ang kaalaman patungkol sa when and how to harvest your crops. Kailan nga ba ang best time to harvest? Ano po? And paano ang tama or maayos na pamamaraan ng pag-ani? I will now introduce the speaker. She has degree in Master of Science in Horticulture and PhD units in Human Nutrition at the University of the Philippines, Los Baños. She does both research and extension work at the UPLB Post-Harvest Horticulture Training and Research Center. She has traveled from Ilocos Region to Cotabato City, doing research or serving as resource person. She has attended post-harvest trainings at Netherlands, Thailand, and India. She has presented papers in conferences at Singapore, Malaysia, Thailand, and Philippines. She has done research at Tsukuba University in Japan and Vulcani Center in Israel. Let's welcome our resource person today, Ms. Leonisa A. Artes. Good morning, Ma'am Yoni. Good morning sa inyong lahat. Sana po ay may matutunan kayong marami sa aming lecture ngayong umaga. Para po mas malaki ang ating kitain at mas marami po ang ating makakain ng mga prutas at gulay. Okay, welcome to post-harvest lecture. Ngayon naman po ay didiscussin natin ang when and how to harvest your crops para po mas malaki ang ating kita, kailan po natin dapat na-harvest ang ating mga produkto. So, just a little background. Ang ating pong mga halaman ay nabuo sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Unang-una po, kailangan natin ng sunlight and carbon dioxide mula sa hangin, and mula po naman sa lupa ay waters and minerals. So basically, ito po ang bumubuo sa ating mga kinakain ng mga prutas at gulay. At ito po ay nangailangan ng mga ilang linggo o ilang buwan para po mabuo ang ating mga prutas at gulay. Pagkatapos po nito ay harvest na natin sila. At kapag na-harvest na natin sila, ay kabaliktaran naman na ang nangyayari. Instead na carbon dioxide ang kanilang ginagamit, ang kailangan na nila ay oxygen. So parang tao or hayop, gumagamit na po sila ng oxygen.
at ang tubig at ang carbon dioxide ay kanila nang ilalabas, kaya sila ay nalalanta, natutuyo at pumapangit. At ito ay sa pamamagitan lamang ng ilang araw o ilang linggo ay masisira na ating mga hinarvest na putas at gulay. So ito po ay nangyayari sa lahat ng ating mga pagkain. Meron pong pagkakaiba kung ang ating hinarvest ay mga palay, mais, munggo, at kung ito ay putas at gulay. Ang malaki pong pagkakaiba nila ay ito. Ang ating mga grains o yung mga palay natin, mga bigas, mais, sila po ay nagpo-contain lamang ng 13% moisture content. Kaya ang buhay nila ay tumatagal ng ilang buwan hanggang mga ilang taon doon sa case ng mga merong storage. Kumpara po sa ating mga fruits and vegetables, kung tawagin naman natin ay perishables, ito po ay nagko-contain ng halos tubig or 85% moisture content. At dahil po dito, sila ay tumatagal lamang ng ilang araw sa case ng mga gulay or isang linggo, dalawang linggo sa case po ng ating mga prutas. Okay? So, dahil po dito ay malaking-malaki ang pagkakaiba kung paano po natin dapat i-handle ang ating mga fruits and vegetables dahil nga po sa moisture content na ito. So, after harvest, ang water supply ay napuputol na. Ang mineral supply galing sa lupa ay napuputol na rin. Pero ang processes na nangyayari sa loob ng ating mga fruits at gulay ay dire-diretso pa rin. Kaya nga po, sila ay nagkakaroon ng quality deterioration at ito po ay hindi natin mapipigilan. Ito po ay mapapabagal lamang natin. So, ano na po yung mga nakita natin epekto nito? Nakita natin nagbabago ang kulay ng ating mga frutas o gulay. Yung dating green nagiging yellow or orange or red. Yung dating matigas nagiging malambot. At yung dating maasim nagiging matamis na. Ganun din po yung kanilang nutritional content. Nagbabago rin po to at minsan nawawala po ang vitamin C kapag kapon mali ang ating mga paraan. Higit po sa lahat yung food safety concerns. So, nagkakaroon po ng mga mikrobyo na kapag ka nasira ang ating mga prutas o gulay. So dahil po dito, ang quality loss sa prutas at gulay ay irreversible. Kaya po kailangan natin na ito ay ma-maintain upang ang quality loss ay mapabagal natin. So, mapapabagal lang po natin sila, pero hindi po natin sila talagang mapipigilan. Kasi nga po, ito ay part ng kanilang shelf life. So, sa pag-harvest po, meron po tayong mga katanungan na dapat masagot. Unang-una po ay ano ba ang requirement bungkol po dun sa ating hina-harvest, ano po yung quality requirement, maturity requirement, or size requirement. Okay? So, depende po dito, so, kailan natin sila dapat i-harvest? And paano dapat i-harvest? Ma-importante rin po ito. Saan po natin sila ilalagay pagkatapos natin i-harvest? Kasi po ito ay pagkain, so hindi pwedeng basta kung saan na lamang ilagay. At ano yung mga dapat natin i-reject upang hindi naman na mahawa pa yung iba nating magagandang harvest. So, isa-isa po natin sasagutin ang mga katanungan na ito sa ating discussion ng umaga. So, meron pong recommended time of harvesting ang bawat crop. So, makikita po natin dito, depende sa crop na ating concern, meron pong ina-harvest lang natin ng ilang araw pagkatapos maitanim. So, ito po yung mga sprouts or mga asparagus, lettuce, and celery. So, madali po siyang i-harvest. Madali siyang mag-mature or pwede nang kainin ng bata pa. So, ganun din po yung broccoli, cauliflower, or cucumber, okra, corn, and squash. So, yung pong mga putas na talagang kinakain natin, medyo iintayin po natin na medyo tumamis pa sila ng kaunti, katulad po ng citrus pomelo, ng swanis at kambutan, bago natin talaga sila i-harvest. Okay? So, meron naman na iniintay po natin na mag-change talaga yung color para makita natin na
ready na siya for harvest. Okay, so katulad po ng tomato, ng papaya at mangga, kapag may silay na siya or mayroon ng konting change ng color na yellow, saka lang po siya dapat i-harvest. Kasi kung hindi, ay maasim siya kahit pre-mog. So, yung naman pong carrot, onion, and potato, mas matagal po silang hina-harvest kasi nga po storage crops sila. So, makita po natin dito na depende sa crop natin, iba-iba yung harvesting period. Okay? So, ang importante po sa mga isa natin dapat masagot ay ano ba yung requirement ng market na pagdadalhan natin. So, napakita ko kanina na merong recommended time to best harvest crop. But there are markets na may iba po silang requirement. For example, makita po natin sa picture, ito pong corn at ito pong okra, baby corn at baby okra. Dati po ay hinaharvest na rin sila ng malalaki na or matured. Pero ngayon po, dahil sa na-introduce sa Japanese market, binibili na po natin sila or nakakain pala sila ng mas younger pa. Kasi yung mga delicacies nila, yung mga lutuin nila, ginagamit po nila ay baby corn or baby okra. Na hindi na po kailangan iluto, fresh na po ay kinakain nila. So, nagbabago rin po ang preference ng market. So, yan po. Makita rin po natin dito, itong patatas ay hina-harvest po siya at any stage. Pero kapag hina-harvest po natin siya ng masyadong mura pa, madaling masira yung balat niya. Okay? So, kapag nakakita po kayo ng patatas na nagtatanggalan ng balat, ibig sabihin, masyado siyang mura pa ng harvest. Pwede naman siyang makain na. Pero hindi po siya tatagal ng matagal sa storage. So, dapat siya yung unang ibenta. Okay? Pero pwede na naman po siyang kainin. So, itong pepper, makita nyo rin po, iba-iba yung color. So, iba-ibang stage din po yung hinarvest sila. So, merong the start ay green pa talaga, or yellow na, or nag-red na. So, depende rin yan kung saan siya gagamitin. So, yun yung requirement kasi ng market. So, ultimately, ang tanong ko doon, kailan ba siya edible or consumable? Okay? So, isa pang reason kung kailan siya dapat i-harvest, kapag pwede na siyang ibenta sa palengke or marketable na siya. Okay? Ano pa ang reason? Kapag ang time ng pag from harvesting hanggang retail ay malapit lang ang palengke na pagdadalhan, so pwede siyang i-harvest much later or mas mature. Pero kung ang pagdadalhan nyo na palengke, for example, from Mindanao to Manila, so kailangan po ng mga 3 araw or 4 na araw na biyahe, so kailangan ang i-harvest mo ay mas mura pa ng kaunti. Hindi yung nagbibilaw na or malapit ng mahinog kasi masisira siya sa biyahe. Okay. So, ito po yung mga factors or mga considerations na dapat nating alalahanin kapag nag-harvest tayo. So, meron naman pong mga time to harvest, best time to harvest ang ibang crops. So, meron kaming napag-aralan na it's between 9 a.m. to 3 p.m. or yung middle of the day. So, ito po ay true for pechay, for mustasa. Bakit po? Kasi kapag ganitong oras na, nabawasan na sila ng timbang, nabawasan na ng tubig kasi nag-evaporate na. So, hindi na sila madaling mabali-bali, hindi na sila madaling masira kapag hina-harvest. Okay? So, sa case naman po ng mangga, banana, at papaya, hindi na po madagta. Kaya kapag nag-harvest kayo ng mas maaga, na katulad ng mga practice ng mga kalimitang magsasaka natin kasi dadaling pa sa palengke o biyahe pa. So, madaling araw pa lang nag-harvest nila. So, hindi nila alam, mas madaling masisira ang putas nila kapag hinarvest nila ng ganung oras. Kasi kapag po hindi pa nasikatan ng araw, punong-puno pa ng dagta yung ating putas, yung mangga, banana, at papaya. So, kapag tinaga po natin siya mula sa puno, tutulo siya dun sa balat ng mangga or ng saging o ng papaya. Hindi naman natin hinuhugasan yun. So, kakapit siya sa balat at yun po yung mag-umpisa ng madaling pagkasira ng mga prutas. Kasi nasusugatan din po sila
dahil matapang po yung data o nasusunog po nila yung balat. So, kita nyo po dito sa picture, ang data ng mangga ay naging pangit na ang mangga dahil po yung sa data. Okay? So, sa citrus at calamansi naman po, kapag hinarvest natin po siya ng maaga-maaga, dahil nga po punong-puno pa ng tubig, yung po kanyang oil cells, kasi meron po siyang oil cells kanyang balat, kapag hinawakan po natin yung mga calamansi or citrus, napipisa po sila kapag hinugot po natin mula sa puno. So, ito po yung dahilan kung bakit madaling mangting yung mga calamansi natin or citrus kapag hinaharvest po natin yung maaga-maaga. Okay? So, kabaliktaran naman po sa mais. Ang mais po, especially po sa abroad, ito po ay practice na nila, yung sweet corn. Hinaharvest po nila ito hating gabi kasi ito yung panahon na mataas ang sugar content niya kapag gabi. Kasi pag umaga na at araw na, nasikatan na siya ng araw, gagamitin na niya yung sugar na na-produce niya ng gabi. So, pag hinarvest mo siya ng umaga na sikat na, hindi na siya matamis. So, ay, ang gusto natin sa corn ay matamis. Kaya po sa abroad, ang commercial farms nila, kung mag-harvest po sila ng corn ay hating gabi hanggang madaling araw. Okay? So, yun po. Ano pa? Yung po sa pinya naman, yung smooth cayenne, sa paghuhugas po, doon kasama na, nire-reject po nila yung lumulubog sa tubig. So, usually sa export po ito kasi hindi naman talaga natin hinugasan ng penyo natin for local market. So, yung mga lumubog po sa tubig, yun po ay reject na for export. Pero yun po ay matamis kasi po lumubog na siya sa tubig. Okay? So, mas matamis po yun. Kaya lang, mas madali din siya masisira. So, hindi na siya good for export. Okay? So, sa carabao mango naman po, kailangan meron tayong 1% salt solution. So, hindi po plain na tubig ang pinaghuhugasan or pinaglalagyan kundi may salt solution. Yung pong lumutang doon sa salt solution, yun po ay tinatanggal at hindi po siya, nare-reject po siya for export kasi mura pa po yun. Kaya po siya lumutang. So, mahinog man yun, maasin pa rin ang panlasa. Okay? Pwede naman pong kainin. Kasi dito sa Pilipinas, kinakain natin yung mga hilaw ng mangga. Gusto natin yun. Pero sa abroad, kapag ka po nahinog yung ganong mangga, ay maasin po at saka mas madali siyang masira. Okay? So, how to harvest? Mahalaga po na gumamit tayo ng mga appropriate and clean harvesting tools. So, importante po na malinis ang mga gamit natin. Kasi galing po sa puno, sa itaas, tapos kung basta lang po natin ibabaksak sa lupa or ang paglalagyan po natin ay marurumi, so maduduminhan po yung ating produkto. Hindi naman hinuhugasan usually for local market. So mahalaga na gumamit po tayo ng mga appropriate tools. So dito po yung mga pictures na ngayon po ay marami na pong nabibili mga ganitong pruners or cutters na importante po kasi instead na pipisain mo, hahawakan mo yung putas kapag kutsilyo ang ginamit mo, hindi po natin siya kailangan pisain kasi copper ang ginamit natin. So, hindi po natin sila nai-injure kahit paano. So, ganun din po, gumamit po tayo ng mga tamang containers sa field pa lang. Hindi yung basta natin ilalagay sa simento or sa lupa. So, yan. Gumamit po tayo ng mga picking poles and containers. Depende po kung ano ang ating kina-harvest. So, meron pong mga nagagamit ng ngayon na mga marami na rin pong plastic crates or mga kung anong mga containers na pwede po natin paglagyan ng ating mga hinarvest na dito sa gulay. So, isa pa po na kailangan nating tandaan ay huwag po nating ibidad sa araw ang ating mga putas at gulay na hinarvest. Kasi po, kapag na-harvest na natin sila, ayaw na nilang maarawan. Bakit? Madali na silang masisira kapag ganun. Kapag naihitan, nabidad sa araw, once na natanggal na po natin sila sa puno nila, wala na po kasi silang source ng water, ng nutrients. So, kung ano yung nandun sa katawan nila, yun na lang po yung stored food nila. Kapag naarawan sila,
madali silang matutuyo, madaling mahihinog, madaling lalambot. So, importante po na meron tayong shade or tatakpan po natin ang ating mga hinarvest. So, kung tayo, ayaw natin naiinitan, so sila rin po ayaw din po ng silang naiinitan sila. Ano pa po? Huwag din natin silang saktan. Avoid po natin yung injury. So, dito po sa picture makita natin ang pagka-harvest po. Sinasali natin, ibinuguhu natin, inimukulog natin. So, nagkakaroon po ng injury yung mga mangga. Bumabagsak po kasi sila. So, importante po na hindi po natin masaktan ang mga putas or gulay kasi wala na po silang capacity masyado to repair kapag ka po nasugatan o nasaktan sila. Higit sa lahat po, ang mga putas at gulay natin, meron po tayong tinatawag na stress ethylene. Ito po yung gas na inilalabas nila kapag sila ay nai-injure, nasasaktan, or under worse condition. So ito po yung dahilan kung bakit po sila madaling masisira. Kasi once na produce na po ito ng ating fruits and vegetables, mabilis na po siyang masisira, mabilis nang mahihinog, mabilis nang lalambot. So ayaw po natin ng ganito kasi lalo na kung malayo pa ang ibibiyahe natin sa kanya. Okay? So how to harvest pa? Minimize contact with the soil after harvest. So yung soil po natin, yung ground natin ay number one source of microorganisms na dahilan kung bakit nasisira din ang ating mga putas at gulay. So marami po diyang mga fungus, mga bacteria na magiging dahilan po ng pagkasira nila ng ating putas at gulay. So importante po na meron po tayong layer or liner. So katulad po nito, dahon ng saging, naglagay ng latag, instead diretso na nagtitibaka, diretso sa lupa. Okay? O kaya naman po, pagka-harvest, diretso na sa container itong mga kamatis. Okay? Instead na ihuhuli mo pa sa lupa. So, ito po yung saging, ganun din po, meron na po siya agad cart or carrier kung saan dadalhin. So, minimize contact with the soil after harvest. Where to place after harvesting? So, dito na po papasok yung mga iba-ibang containers natin. Na kailangan po, sa field pa lang, meron na tayong ginagamit na containers. At kailangan po sila ay malinis, okay, at protected po yung ating crop na nandun. Baka nga po container, pero natutusok naman yung ating hinarvest. Kasi, halimbawa po yung mga kain na maraming tusok-tusok, o kaya ay mga pako na kahoy. So, hindi po siya protected. Ang pinakamaganda po sana ay plastic crate, although medyo mahal siya, pero unti-unti po siguro ay mag-ipon na kayo o dalawa o tatlong piraso o limang piraso. Every time na may kita kayo extra money, bumili na po kayo ng plastic crate para po yun ang gagamitin nyo lagi doon sa mga kung ano man po yung hina-harvest nyo. Ang kagandahan po ng plastic crates, nahuhugasan po siya. So, pwede po siyang malinis. Hindi po katulad ng mga kain or ng mga kahon, hindi po siya pwedeng basta hugasan. Okay? Bukod sa hindi pa nga siya protected na siya doon. Medyo mahal nga lang po, pero mas matagal naman po natin siyang magagamit. Where to place? So, ito pa po yung ibang mga pictures. So, maganda po na sa field pa lang, meron na po kayong mga plastic crates na pwedeng gamitin para diretso na po doon yung hinarvest. Okay? At pwede po siyang pagpatong-patungin, pwede rin po siyang hilahin, ikarga sa mga ng kabayo or kalabaw katulad po dito. Naggawa na lang po sila. Pero sama-sama pa rin po yung saging sa loob. So, marami pa rin. So, yung nasa ilalim po, nasisira pa rin po. Kasi siguro, mga 50 kilos or 100 kilos ang isang mga. So, dapat po sana mga 20 kilos lang ang isang container. So, sa kain po, ayan. So, ito plastic crate, wooden crate po. Mas matibay po siya. Yun nga lang, wala na po tayong mga kahoy masyado.
So yung paggamit naman po ng net bag, pwede naman po siya doon po sa, for example, sa patatas or sa carrots, yung pong matitibay na produkto. Pero yung mga gulay po, hindi po siya sana ilagay po sa ganitong net bag kasi mas madali po siya masira. So ito po yung picture ng mga ibang plastic crates and size. So color, pwede rin po kayo mag-color coding. For example, sa farm, pag nasa farm, gagamitin nyo ay green. Kapag nandun na sa packing house area, yellow na. And for delivery na, for fed na. So meron pang color coding. Okay. So ano po yung mga dapat i-reject natin as early as in the farm, habang nasa farm pa po? So, pwede naman po yung mga undersized or oversized, underweight or overweight na mga prutas at gulay, or yung mga immature at overripe. So, depende po dun sa market, depende po dun sa mamimili. So, right away, pwede na po natin itong i-reject para hindi na po sila nakalo at hindi na po pampigat pa dun sa mga bubuhati natin. Aside from this, ang pwede pa po natin i-reject, especially, ay yung may mga business na. Pag tumingin dito sa picture, ialis na po natin sila agad kasi mahahawa pa yung iba. At dadami pa, sigurado, ang may sira dun sa produkto natin. So, yung po may mga insekto na damage, ibukod na din po natin. Kung nabibili pa naman sila, ibukod lang natin, so at a lower price. So, yung magandang-maganda, yung mga class A, class B, class C. So, na-separate po natin na ano pa natin yung presyo na kapag pumunta tayo ng good price talaga kasi maganda talaga yung class A natin. So, yung may mga physical injuries po, yung may mga cuts, bruises, yung pong nahulog, nabaksak, ito po ay nagpo-cause din ng injuries or ng low quality later on. Makikita po yan. Pwede hindi po siya agad kita kasi bagong harvest, pero later on, mas makikita siya at mas maapektuhan niya yung ibang kasama doon sa buong kaing o doon sa buong crate. For example, yung kanina sinabi ko, yung ethylene, so kapag ka po may mga cuts and bruises po or napisa ang ating mga produkto, ito po ay nagpo-produce ng ethylene. At ito po yung dahilan kung bakit mahahawa na yung buong nasa isang crate natin o isang kain natin. So, importante po na ibukod po sila or i-separate at mag-agad. Ano pa? So, yung harvesting po ay isa lang sa operations ng post-harvest handling. So, meron pa po tayong tinatawag na market preparations, meron po tayong mga treatments na pwedeng gawin habang nasa inyo pa yung produkto, and then yung packaging. So, depende po sa ating produkto, so meron pong hindi pwede ipack po ng 50 kilos hanggang 10 kilos lang, or hindi pwede sa kain, dapat nakakahon. So, ito po yung mga madadaling masira ng mga prutas at gulay. So, sa transport po, and then kung ano po yung proper storage natin, iba-iba po, depende po sa ating produkto. And then, yung retail display, kapag po nasa mga palengke na or sa supermarket natin, paano ba dapat sila i-display? Sino-sino mga dapat nilang katabi? So, ito pa po yung mga ibang hinahandle namin o pinag-aaralan sa post-harvest handling. So, yung harvesting po ay isa lang po sa aspect ng ito. So, ito po ay dependent sa ano po yung produkto nyo mismo, gaano po siya ka-matured or gaano nakatunog, ano po yung requirement ng market natin, ito ba ay for local market or export market, okay, at gaano po katagal ang ibibiyahe. So, iba po syempre ang ibibigay natin na stage of maturity kung ang palengke po natin pagdadalhan ay local market lang. Pero kung ito po ay dadalhin pa sa ibang island, ang biyahe ay 2 o 3 araw, katulad ng Pilipinas na from Mindanao to Luzon, 3 hanggang 4 araw. So, kailangan po mas less mature yung ating ibibigay ng mga produkto upang mas natagal sila sa biyahe at meron pang time para i-market yung produkto natin.
So, para po natin maiwasan ang ating mga food losses, sa production pa lang, kailangan mas marami tayong naitanim kaysa sa na-harvest. Okay? So, magkakaroon po tayo ng losses kung mas kakaunting na-harvest natin dahil may nasira, dahil nagkasakit, nagka-disease, nagka-insect, okay? At yung post-harvest naman po, kung mas marami tayong na-harvest kasi dun sa na-market natin, kasi nagkaroon na din po ng losses habang po siyang hinahandle pagbiyahe or pag-sort or pag-harvest mismo, may mga nasisira, okay? And then, higit po sa lahat sa marketing kasi po, ito po yung pinakamalaking losses natin dahil po, mas advanced na yung ripening ng ating mga prutas o kaya mas advanced na yung deterioration nila. So, kalimitan po, more was displayed than sold in the market. So, ito po lahat ay nagpo-contribute sa food losses at bawat isa po ay may mahalagang role para po maiwasan natin o mabawasan natin ang ating food losses. Okay po. So, dyan po nagtatapos ang aming presentation. Kung ano po ang inyong mga katanungan, ay maaari nyo po kami sulatan sa mga address na ito sa ph2rc.uplv@uplv.edu.ph o kaya po sa aming Facebook page, Post Harvest PAFSUPLV. Okay po. Willing po kami na sumagot sa inyong mga tanong. Upang matulungan po na hindi masyadong marami ang mawala sa inyong mga hinarvest at mas malaki ang kitain ng ating mga magsasaka. Yun lamang po. Maraming salamat.